sa aming YouTube channel, nakakuha kami ng 3.9 million impression at 49.4% number one ang traffic na ito ay mula sa YouTube search. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano at kung ano ang ginawa namin para ma-rank ang aming mga videos ng mas mataas na ranking para mas mapalago ang aming YouTube channel, baka kuha ng mas maraming views at mga organic subscriber. Hello mga ka-Diyosa, welcome sa aming channel. This is Eros of Diyosa Per Vlogs at ang pag-uusapan natin is about sa YouTube keyword research. Bago tayo magsimula, gusto ko muna i-shout out ang nag-request ng topic na ito na si Kalis K. Mega love shout out po ma'am at marami pong salamat sa pag-request nito sa amin. At kung gusto mo ding may shout out for our next vlog, you can request a topic para mapag-grow pa natin lalo ang ating mga small channel. At ang i-share ko sa inyo ay real case o real experiences ng aming YouTube channel. Dati din kaming nagsimula sa zero knowledge about sa pag-YouTube. Kaya kung interesado ka sa topic na ito, just keep on watching. At kung bago ka nga pala sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe button pati na din ang notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload naming mga videos na alam naming kapupulutan mo ito ng mga aral. Ang YouTube ay isang search engine. Kaya kinakailangan mag-SEO sa ating mga videos. SEO means Search Engine Optimization. I-optimize mo ang mga videos mo para ma-rank ka sa YouTube sa mas mataas na position. At dahil dyan, maaari kang mabigyan ng mas maraming impression. Mas maraming impression, mas maraming possible views ang makukuha mo sa iyong mga videos. Ano ba ang keyword? Ang keyword, ito yung sinesearch dito sa YouTube search. Itong mga lumalabas na ito is mga keywords lahat yan. Yan ay mga recommended keywords ni YouTube na possible mong i-search based dito sa tinatype mo sa search bar ng YouTube. Siyempre, need nating malaman ang keyword para ma-target natin yung right keyword para sa mga videos natin para magka-views tayo na galing dito sa YouTube search. Actual sample muna tayo ng keyword mga ka-Diyosa. Magsi-search ako ng join button. Itong join button is keyword siya. Then, itong mga videos na nandito is lumabas siya sa keyword na ito na join button. Another example, magsi-search ako ng how to enable join button. Another keyword na naman ito na nilagay ko dito sa search bar ng YouTube. Then itong mga videos na nagpakita dito is keyword ng how to enable join button. Another example ng keyword, magsi-search ako ng how to fix step 2 error. Then may ni-recommend si YouTube dito sa ibaba. At ang pipiliin ko is itong how to fix step 2 error in monetization. Another keyword na naman ito at ito yung mga videos na lumabas sa keyword na how to fix step 2 error in monetization. Ang maganda dito sa pagki-keyword, napapractice tayo ng gusto na mag-target ng right keyword sa mga videos natin. At magkakaroon tayo ng views dito sa YouTube search. At napakalaki po ng traffic na nagmumula dito sa YouTube search. At dito sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-iisip ng mga target keywords, ano yung mga tools ang ginagamit ko, paano natin malalaman na alin sa mga keyword ang magandang gamitin para sa mga videos natin. Para sa akin, may dalawang klase ng pag-keyword research. Ito yung tinatawag kong advanced keyword research. Nagsi-search tayo ng keyword bago palang gawin ang video na i-upload natin.
Yung pangalawa naman, ito naman yung after magawa ang video at na-i-upload na sa ating YouTube channel. Dito sa video kong ito, i-discuss ko more on after magawa ang video, hindi yung advanced keyword research. After may upload na ang video or need natin i-edit ang mga metadata ng ating mga uploaded videos sa ating YouTube channel. Ang first step na ginagawa ko is, hahanap muna ako ng video na i-optimize ko. Ito yung video na pinili ko. Kasi makikita nyo dito sa traffic source is hindi nag number 1 ang YouTube search. So ito yung i-example ko sa inyo kung paano ba ang ginagawa kong pag-keyword research. Ang ini-aim ko dito maging number 1 sa traffic source ng video kong ito ang YouTube search. Kaya dyan napapasok itong pag-uusapan natin ang YouTube keyword research. Next, i-review ko ulit itong video na ginawa ko. Pinapanood ko ulit kung ano bang tanong ang maaaring masagot ng video kong ito. Ano kayang keyword ang masasagot ng video kong ito. Yan yung pinaka number 1. Mini-make sure ko na i-review ulit ang sarili kong video para masakto ko yung ilalagay kong keyword. Hindi kasi pwede na iba yung itatarget mo sa sinasabi ng video mo. Kailangan kung ano yung sinasagot na tanong ng video is yun yung itatarget mo. Next step, after mapanood ulit ang video, ako yung iisip ng keyword para sa video ko. Ganito yung way ko kapag umiisip ako ng keyword. Did kong sagutin ang tanong na ito. Ano bang keyword o mga tanong ang masasagot ng video kong ito? Kaya nga kapag gagawa tayo ng video, dapat is maganda talaga yung concept ng video mo. Hindi yung basta-basta lang. Basta lang nag-shoot, then ini-upload mo. Kailangan sinisigurado mong quality yung pagkakagawa. Kasi kapag maganda ang concept ng video, mas madaling makapag-target ng keyword. Hindi ka na mahihirapang mag-isip ng keyword. Kung ano yung maisip mong keyword is possible mong gamitin yun. Halimbawa, naisip mo ang keyword na how to create YouTube thumbnail. Pwede kong ilagay yan basta itong target keyword na ito is sinasagot ng video ko. Next, another way sa pag-keyword research. Ito naman yung titingin tayo ng keyword sa pamamagitan ng traffic source na YouTube search. Itong step na ito para sa akin is ito yung pinakamadaling makatarget ng keyword. Kasi ito yung pinaka-exact keyword na sinesearch ng viewers at pinakita ang video mo. Ito nga pala mga kadyosa ang pinakamalimit kong ginagamit. Lalo kapag nag-optimize ako ng mga videos namin. Para makita ang mga information na yan, i-click ang See More. Dito sa date, pwedeng i-adjust ang time frame. Pwede mong i-90 days, 365 days, o kaya naman ay lifetime. Mas okay kung i-lifetime kasi ito yung mas maraming data na ipapakita sa'yo. Itong mga data na makikita dito is ito yung data from YouTube search. Ito yung mga sinesearch ng mga viewers at pinakita sa search result ang video kong ito na parrot fish. Ito yung maaari nating magamit as primary keyword. Dahil ito yung exact keyword na tinatype ng mga naghahanap ng mga kasagutan sa mga problema nila o gusto nilang mapanood dito sa YouTube. Marami na kami sa aming mga video na ganito yung mga ginagawa ko. Yung mga dating hindi pinapansin na video, napapanooran na dahil sa pag-o-optimize namin sa tamang keyword na dapat na ilagay. Makikita nyo dito sa aking pinalit sa title,
tinarget ko ang parrot fish recipe. Kasi ito yung nag number one doon sa YouTube search na tinignan natin doon sa analytics. Another thing sa pagki-keyword research, ito yung gumagamit ako mismo ng YouTube search at Google search. Paano ko ba ginagawa yun? Pupunta lang ako dito sa YouTube search o kaya naman sa Google search. Then, itatype ko yung keyword na naiisip ko. Example, na-check ko sa aking analytics yung parrot fish number 1 sa aking YouTube search. Na ito pala yung tinatype ng mga viewers na pinakikita yung aking video. Next, gumagamit din ako ng keyword search tools. Ano-ano ba itong mga tools na sinabi ko? Ang mga example nito is TubeBuddy, BitIQ, MorningFame at iba pang mga tools sa pag-keyword research. Itong TubeBuddy ang malimit kong gamitin. Paano ba i-install yan? Mag-open lang ng browser. Then, dito sa kanang itaas na bahagi ng iyong browser, pindutin lang itong tatlong tuldok. Then, sa More Tools, iselect ang extension. I-click ang tatlong guhit dito sa kaliwang itaas ng browser. Then, sa kaliwang ibaba ng browser, i-click ang Open Chrome Web Store. Then, dito sa Search the Store, i-type ang TubeBuddy. Then, i-select ang TubeBuddy. Then, i-click ang Add to Chrome. Then, i-click itong Add Extension. Hintayin lang na matapos na ma-download, saka tayo mag-open ng ating YouTube channel. Pagka-open ng YouTube channel, i-click itong TubeBuddy Sign In Required. Then, i-click itong Sign In with YouTube. Then, i-select ang iyong YouTube account or Gmail account. Then, i-click ang Allow. After mong makapag-sign in sa TubeBuddy gamit ang iyong YouTube account, may makikita kang TubeBuddy extension dito sa iyong channel. Maaari mo itong magamit sa pag-keyword research. At ang i-share ko lang dito sa inyo is dito lang ako tumitingin kung gaano kadami ang nagsisearch per month, gaano kadami ang search volume, at gaano kadami ang competition. Ginagawa ko dito is nag-iisip ako ng mga possible keywords na gagamitin ko. Then kukunin ko yung score ng bawat isa. Example, nakaisip ako ng keyword na how to enable join button in YouTube. Then i-check ko ang score analysis nito. Ito yung mga titignan nyo dito, yung overall score. Sa score analysis naman, yung search volume, competition, optimization strength, at saka yung number of videos in search result. Ang tinitignan ko lang dito kapag nag-check ako ng score analysis sa TubeBuddy, itong search volume at competition. Ito lang lagi yung tinitignan ko dito. Dapat mas mataas ang search volume compare mo sa competition. Maglalagay ako ng naisip kong dalawang sample keyword. Then, titake down note ko ang overall score nito at ang score analysis. Then, saka ako titingnan na kung ano ba ang maaari kong gamiting keyword. Kung ito bang isa is mataas ang search volume at mababa ang competition compare dito sa isang keyword. Pero mga ka-Diyosa, sabi ko nga, hindi ito yung basihan ko. Mas gusto ko pa rin gamitin yung YouTube Search Analytic Data. Para sa akin, mas magandang gamitin ang mga keyword na yun dito sa YouTube Keyword Research after makapag-upload ng video. Abangan nyo din po pala mga ka-Diyosa. Mag-upload din ako ng video sa next part
ang vlog about sa advanced YouTube keyword research. Ang i-discuss ko dito is yung bago ka gumawa ng video. Ito yung mas mahirap makapag-isip ng keyword. Compare mo dito sa video natin ngayon na nagawa na yung video, na-upload na at may makukuha na tayong data. So hanggang sa muli mga ka-Diyosa, at kung may mga katanungan ka pa regarding dito, maaari mong i-comment yan sa baba ng video ito. God bless us all. Bye! Right now.